Libo-libo ang kanyang followers sa Twitter dahil sa kanyang videos na talaga namang nakakayanig. Yan si ex-breeder from Manila. Oras na para tanggalin ang kanyang maskara at kilalanin ang lalaki sa likod ng Twitter profile na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan mga wild at guafu. WTFU! Yes. Taas daw ang ranking mo sa Just for Fans. Yes, pang ano ka, number one? Ano? Hindi naman. Lately, na-achieve ko yung parang pinaka-peak na top 10%. Ang tara! Worldwide ito! Ayun, yes, ang gaman na nito! May mga preparation naman yan. Yes. Meron kayong ginagawa para maging safe kayo. Yes. Oh, syempre, parang di mawala dyan yung pagtatake ng prep, yung monthly testing. Kasi pinuput namin yung health risk namin . Nung nag-start ako, di ba, all out, parang gano'n. So, hindi ko naisip na marireveal ako sa family. So, nalaman ng pamilya? Yes. Ng mom ko. Ng nanay mo? Yes. Okay. Kasi may nag-send sa kanya ng mga screenshots ng Twitter account ko with my contents, nakita yung face ko. Okay. So, anong sabi ng nanay mo? Siyempre, at first, medyo na-shock. Uh-oh. Initial reaction nun. Na hindi naman siya nagalit. Mm. Parang sinabi niya sa akin na as long as wala akong tinatapakang ibang tao. Mm. So, yung respect niya naman nakuha ko agad. Oh. And yun, and encourage lang ako ni mama na if gusto ko talaga itong ituloy, if dyan ako masaya, as much as possible is i-hide ko na lang yung face ko. And doon ko na buo yung ex-breeder na mask kasi, yun nga, nag-rebrand ako, talagang tinakpan ko yung face. And sino focus. Nag-send? Yung mga... Yun ang hindi namin alam. Basta bigla na lang kumalat, yes, ganyan. Super, ano lang, dami account. Sa Messenger, ang pinagtataka lang namin is kilala yung pamilya. Yeah, so someone na close to us siguro or kasi hindi ko alam ba't isa talaga yung mga kamag-anak mga ano, walang hiya. Na-reject ka na ba ng tinap mo? Siyempre naman po. Parang, sino yan? Meron. Kausapin mo siya! Meron. Hindi ko makakalimutan yun eh. Yung bakit? Paano sinabi sa'yo ba't kasi, na-reject? Mostly yung mga ganyang rejection, parang indirect sinasabi. Oh. Parang, sige, set tayo. Yung pala hindi naman paparamdam. Yes, oh. Pero tong isang guy na to na matatandaan ko, talagang directly niya sinabi, sorry, pero you are not my type po. Ganun niya sinabi. Which is, somehow na-appreciate ko siya eh. Kasi, wala nang... Because he was honest. Yes. Oh. Saka wala nang false hopes. Yun na yun, stop. Kaya lang, masakit. Na ma-reject. Masakit siya. Oh. Kasi, pero ano ba, hoping ka pa rin ba na mapagbigyan kanya? Hindi na. Kasi sinabi niya na you are not my type. Eh. Sino yan? Pwede sabihin? Hindi ko na siya maalala ngayon. Pero... Ay, kinalimutan na kasi nasa top 10 pa na. Ay, mayaman ka na naman. So, okay ngayon. Ang number 10 ka na nga sa JFF. So, ngayon baka pwede ka na maglibre. Nabibigay ka ba ng libreng serbisyo? Serbisyong totoo. Oh. Lahat, hello naman kay Victorino B na 3 years na nating YouTube Platinum member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. Nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Masked Rider Black.
Hoy, alam ko mga bakla familiar sa inyo yung mask na to dahil sumali siya sa Mask Singer. Hindi, ang kasama natin ngayon ay si X-Breather. Hello naman sa'yo. Nakakapagsalita ka kahit hindi mo. Yes, so nakakapagsalita. Hindi ka nahihirapang huminga? Hindi naman. Meron naman siyang ano. Airflow siya. Ay, oo nga. Oo. Alam niyo naman, sikat na sikat siya sa Twitter at sa Just for Fans. Diba? Pero dahil dyan, oo. Kailangan natin, ano, may face reveal. Oo. Pero, ika lang, wait. Hindi ka talaga nagre-reveal sa mga videos mo? Before, nagpapakita ko ng face. Tapos nag-change ka. Nagre-brand ako. Kasi. Nagre-brand with a mask. Talaga. Leather yung ano? Yes, it's a leather mask. Hindi synthetic? Hindi naman. Kasi may budget. Okay, ready na pa kayo? Hindi yung iba, nakita na siya kasi nag-face reveal ka naman before. Pero yung mga luma, yung mga bago mong videos, puro may mask na. As in, never mo inalis? Never pa ngayon. Ah, talaga? Kahit matapos yung act? Pwede naman. Yeah. Hindi, pagkatapos ng video, tapos na yung ano, natapos na kayo, hindi mo aalisin. Ah, inaalis ko na siya after. So, makikita sa video? Hindi. Hindi na sa video. Wala, hindi na part ng video. Mm-hmm. O sige, dahil dyan. At ang lakas maka, ano, mask singer. Kumakanta ka ba? Kumakanta naman. Pwede ka kumanta. Ngayon? Oo, no. Habang sample ba? Sample. Oh. Ayun, hindi ako ano, prepared. O sige, dahil dyan, ipapakita na niya ang kanyang fez. Si X Breather. Oh, impaired. Ibalik mo na lang. Charot lang. Sige. Okay. Si X-Breather ay adult content creator. Ang taray. Okay. Umpisahan natin. Okay. Bago ka napunta dyan, ano muna ang pinagkakaabalahan mo? Nung pandemic kasi ako nag-start. Okay. Pre-pandemic pa. So, normal college student lang. Ah, okay. Nasa kolehiyo ka. Yes. Okay. Anong studying, kurso mo? Bachelor of Science in Architecture. Ang taray ng architecture. Isang architecture. Bagay na hindi ko kaya. Okay. Ayun, so... Wait, tatapos mo na yan. Yes, graduating na. Pero you're still in school. Waiting na lang for graduation. Ah, this... okay. So magkaka-diploma ka na. Yeah. Tapos mag-board ka na. Yes, board. Okay. O, sige. So architecture student, pre-pandemic. O, tapos nung pandemya... Yan. Nung pandemic, siguro dun na ako na... nagkaroon ng exploring yung stage na kasi nasa bahay lang eh, so parang na-bored out of curiosity na rin sa doon ako na parang nag-explore sa Twitter. Okay. So anong una mong ginawa nung nag-start ako? Talagang all out kasi wala pa akong idea noon eh. Parang nung time na pandemic, parang wala pa masyadong nagpo-post ng mga ganung kalat na nagbebenta ng mga contents. Uh-oh. More on ano, so parang confident ako na mag-show ng face. Okay. Sa lahat, sa so hindi ko naisip yung parang ano niya, yung on the latter part na magiging effect niya sa akin. Okay. So all out lang ako, gumawa ako ng videos. So anong videos ang ginagawa mo? Solo videos? Yes, nag-start ako solo videos, puro ano lang, jacks. And then ayun, parang nagkaroon ako ng idea na marketable pala kasi may mga videos ako na nag-boom, and ayun, parang maraming mga nag message sa akin and nagtatanong, nag-inquire kung ano daw, kung magkano yung contents, ganun. And yung iba nag-o-offer na ng kung pwede akong i-hire, ganun. So, doon ako nagka-idea. Okay. So, nagpapabooking ka? Yes. Ina-hire ka? Yes. Ah, okay. So, solo videos, tapos pag pwede kang tawagan, i-book ka, pupuntahan ka, meet up, etc. Yes. Okay. O, tapos, paano naman napunta sa... collab? Collab yun. So, nung nag-start ako, gumawa ng mga videos na solo, doon na, medyo lumawak na yung, ano, yung parang market. So, may mga content creators na nag-exist, na nag-reach out sa akin, asking for collabs. Okay. So, yun. So, yung first na, parang may mga nag-message sa akin, and then, yun nga, parang ini-invite ako for, to make a video with them. So, doon ako nagkaroon ng idea na, may ganun palang, ano, system sa Twitter na, magka-collab. So, sino ang una mong ka-collab? Si Twinkie J. Okay. So, siya yung unang, parang siya yung somehow nagpasikat sa akin kasi medyo established na yung Twitter niya by that time. Parang nasa 30,000. Okay. So, parang nagka-collab ka, top-bottom?
Ako yung top. Okay. Tapos, ang kakollab mo ay alter na yes. lalaki o bading. Yes, yes. So, walang babae? Walang... Nung una, wala pang babae. Ah, okay. Pero so, ngayon meron na rin. Dumating sa... Kasi may mga subscribers ako na nagre-request na to make videos with a girl. Ako, okay naman ako doon kasi before pandemic, meron akong naging mga ex na girlfriend. So, I'm really open to that. So, nag-explore ako sa part na yun. But how do you consider yourself? Bi, straight? Bisexual, yes. Ah, okay. May karelasyon ka ngayon? Wala. Parang meron. Parang nakikita wala. Ko. Wala. Wala. Tapos, ilang taon ka na? I'm 24 years 24 old. Years old. Okay. So, teka lang. Sabi mo, nagsimula ka na may walang maskara. Yes. Okay. Tapos nung nag-collab ka, nagka-maskara ka o meron munang mga wala? Hindi. Nung nag-start ako ng collab, wala talaga. Ah. In all out. Okay. Sabi mo, kaya ka nagmaskara kasi parang rebranding o para meron kang ano, tatak, 'di ba? Yes. Yun lang ba ang dahilan o meron pang ibang dahilan? Actually may history ka yun eh. So nung nag-start ako, 'di ba, all out parang ganoon. So hindi ko naisip na ma-reveal ako sa family. So syempre sobrang late lang ng Twitter world. So next na nung times na naka 1 year ako sa pagpapakita ko ng face, doon ako na start ma-reveal sa family. May nalaman ng pamilya. Yes, ng mom ko. Ng nanay mo. Yes. Okay. Kasi may nag-send sa kanya ng mga screenshots ng Twitter account ko with my contents, nakita yung face ko. Okay. So anong sabi ng nanay mo? Syempre at first, medyo na-shock. Uh-huh. Initial reaction nun. Na hindi naman siya nagalit. Mm. Parang sinabi niya sa akin na as long as wala akong tinatapakang ibang tao. Mm. So yung respect niya naman nakuha ko agad. Uh-huh. And yun. And encourage lang ako ni mama na if gusto ko talaga itong ituloy, if dyan ako masaya, as much as possible is i-hide ko na lang yung face ko. And doon ko na buo yung ex-breeder na mask kasi, yun nga, nag-rebrand ako, talagang tinakpan ko yung face ko with new identity. Tapos, ex-breeder talaga yung original mong name, yun ang una mong ginamit. Before, college top guy. Kasi nga, college ako nung pandemic. Then, gagraduate ka na. Gagraduate na. So, yun. Nagharap ako ng mask na kita yung, covered yung full. So, ito yung nakita ko online. And then, doon ako nag-come up ng name dito sa mask na to, which is dog. So it's a dog. It's a dog mask, yes. So, nag-isip ako ng name. Do you bark? Pwede. Okay, tapos? Ayun. So, ang naisip kong name is something na may breed or... related sa dog, which is, yun nga. Yung ex, parang kasing crossbreed eh. Ex-breed. So may parang related sa breeding. Aso. Pero di ako mahilig sa dogs. Dahil siya invited ka ng boss. Yeah. Invited ka ng boss. Magkaroon ka ng special na. Kilala ko yung isa sa mga director ng boss. Baka pwede kang ano doon. Mahilig ka sa aso. Cats, actually. Cats. Okay. Sige. So, okay na kay mother na, sige, may maskara. Ano ba, chinek pa niya? Anak, may maskara ka na ba? Hindi na ba? Blur na ba? Wala na. Sinabi mo na lang na... Yes. Okay. Alam ni mama na I'm still continuing this, pero hindi niya alam yung... Kung ano na yung ginagawa. Pero si tatay? Yun, si papa syempre alam din, pero nandun pa rin sa stage ng acceptance. Kailangan. pero eventually, sabi nga ni mama, matatanggap din naman yun. Pero hindi kanya kinausap? Hindi po. Ni daddy? No word. No comments. No comments. Tapos, si kapatid. May kapatid ka ba? Yes po. Apat kami magkakapatid. Kasi okay. Ako yung panganay na lalaki. And then yung mga kapatid mo? The rest is puro girls. Alam din nila? Yes. Kasi nung nalaman na sa bahay, ng mom ko. Actually, hindi lang ng mom ko eh. Kasi sinend na rin sa relatives naman. Sa tito ko, ganyan. And sino nag-send? Yung mga... Yun ang hindi namin alam. Basta bigla na lang kumalat, yes, ganyan. Super, dami account sa Messenger. Ang pinagtataka lang namin is, kilala yung... Pamilya. Yeah, so, someone na close to us, siguro. Or, kasi, hindi ko alam ba't... Isa talaga yung mga kamag-anak. Mga walang hiya. For sure. For sure. No? Ayan. Oo. Minsan talaga, may mga kamag-anak na walang okay, so, ikaw... tuloy-tuloy lang dahil yes. Alam ng nana, alam ng tatay, alam ng mga kapatid. So,
wala sa iyo. Yes, wala. Kasi alam ko naman na wala akong ginagawang mali. Oh. At ang tapos, the Twitter lang 'yan muna. Yes. Tapos napunta ka sa Just for Fans. Yes, yes. Kasi nung syempre lumalawak na 'yung market, oh, parang may mga subscribers ako na nasa ano, ibang bansa, na which is hindi pwedeng ma-access 'yung Telegram. Hmm. Kasi 'yung platform ko is from Twitter, then ina-upload ko yung videos to Telegram. Mm-hmm. May channel dun. And then yung mga subscribers ko from other countries, hindi nila ma-access yung Telegram. So dun sila nag-request if pwede ako mag-create ng Just for Fans, uh-huh, which is international. Na may ranking yan? Mataas, yes, daw ang ranking mo sa Just for Fans? Yes, pang ano ka, number one? Ano? Hindi naman. Nag-start ako, nung nag-start ako, nasa top 56, tas pababa, 50-50, ganyan, then 45, tapos hanggang lately na-achieve ko yung parang pinaka-peak na top 10%. Ang tara! Worldwide ito! Ayun, yes, ang worldwide. Ang yaman na nito! Ano, grabe, na? Ayun. Okay. So, sa tingin mo, hanggang kailan mo siya gagawin? Sa edad na 24 anyos, meron ka bang parang hanggang ganitong edad lang, or... Ngayon actually nitay ko na talaga graduate and makapaghanap ng work kasi ang gusto ko naman talaga. Ah, so gusto mong i-practice, of course, gusto mong i-practice yung pagiging arkitekto. Yes. So hindi ko naman talaga nakikita na magtatagal ako sa platform, pero for sure nandiyan na yun. Every now and then. Yes, every now and then. Gagawin mo pa din. But of course, when you do it, may mga preparation naman yan. Yes. At meron kayong ginagawa para maging safe kayo. Yes. Oh, syempre, parang di mawala dyan yung pagtatake ng prep, yung monthly testing. Mm. Kasi pinuput namin yung health risk namin. So yun, kailangan talaga yun. So, ang collab mo, ikaw ang nilalapitan palagi? Or may mga times na meron kang gusto na i-collab, ikaw na yung nag-tap? Yes. Ganon, both ways. Minsan ako yung nag-reach out. Mm. Lalo na kapag trip ko, syempre. And then, sometimes, yung iba, sila yung... Na-reject ka na ba ng tinap mo? Siyempre naman po. Parang... Sino yan? Kausapin mo siya! Pero, hindi ko makakalimutan yun eh. Yung bakit? Paano sinabi sa iba ka kasi ni-reject? Mostly, yung mga ganyang rejection, parang indirect sinasabi. Oh. Parang, sige, set tayo. Yung pala, hindi naman pala. Yes, oh. Pero tong isang guy na to na natatandaan ko, talagang directly niya sinabi, sorry, pero you are not my type po. Ganun niya sinabi. Which is... Somehow, na-appreciate ko siya eh, kasi wala nang... At least he was honest. Yes. Oh. Saka wala nang false hopes. Yun na yun, stop. Kaya lang, masakit. Na ma-reject. Masakit siya. Oh. Kasi, pero ano ba, hoping ka pa rin ba na mapagbigyan kanya? Hindi na. Kasi sinabi niya na you are not my type. Eh. Sino yan? Pwede sabihin? Hindi ko na siya maalala ngayon. Pero... Ay, kinalimutan na kasi nasa top 10 pa na. So, hindi naman. Sa kanya, ayaw mo sa akin, pero nasa top 10 ako ng... JFF, tama ba? Just for Fans. Yes, oh. Just for Fans. Oh. Ayun. Ano pangalan? Active pa siya? I think Longganisa something. Parang may gano'n. Pwede ba yun, Robin? Oh, go! Ayun, Longganisa something. Hindi ko na malam. Ay, sina-something na lang siya. One and name. Hindi ako ilawin. Na ano ko naman. Bakit mo siya naisip na i-collab? Dahil? Medyo tipo ko siya. Moreno. Ano bang tipo mo? Ayan. Sa body type, wala akong masyadong preference dyan eh. Basta good attitude. Eh siya kasi moreno. Gusto ko talaga yung moreno. Iba yung dating ng moreno sa akin. Isko Moreno. Alma Moreno. LJ Moreno. Ang dami moreno. Ako yung isang moreno na isip ko, wala na. Hindi pwede yun. Ayun. Basta pag moreno, parang hits something different. Pero lagi ka talagang top, never bottom. O pwede? Hindi, top lang. Eh kung may mag-request, halimbawa si Longganisa, nanonood ngayon, sabihin niya, oh my God, pwede ba na ikaw naman for a change? Hindi for talaga. Another rebranding? Oh. Actually, may mga ganong offers. Yung client, like, babayaran daw ng ganyan, mataas. Pero hindi talaga. Hindi ka talaga. Okay. So, sabi mo client. So, sabi mo kasi, pwede kang i-hire. Yes. O pwede kang i-book. Mm-hmm. How much is the doggy in the window? Ayun, meron talaga ako ina-offer na breeding services. Yun yung ang taring ng breeding services. Diba? In-incorporate ko talaga siya sa brand ko. So, pag may nakalagay yun sa bio ko na inquire for collab or breeding services. So, may mga nag-inquire, how much po yung breeding services? Tapos may pakete. May pub mats na sinesend sa kanila. Nandun yung package ng Ayun, pwede kong sabihin. Oo, oh, go. Yun. Pero, meron akong 3 hours, 12 hours, and 24 hours rate.
Ang so, taray yung 24 hours. Ano siya? Di naigin 7-11. Hindi, kasi yung ibang client naman, gusto is company lang. Parang kasama lang. Date, ganun. Molling. Molling, yes. May mga ganun. Ma-fishing. Doon yes, sa baka. So, fish-fish kayo. Ngayon, ako naka, ano kayo, big hat, oh, ganyan. Oh. Celia Rodriguez hat. Saka scarf kayo, gano'n. Meron, pwede yan. So, magkano pag 3 hours? yung 3 hours ko is 6,000. 6,000 pesos. Yung 12 hours? Yung 12 hours ko is 899. Medyo, wow, ano. Taray, oh, para pro, 8, 9, parang 9,000. Yes. 899, oh. Parang ano, yes. Parang mga plano sa Globe and Smart. May marketing kasi. Oh, may plan 2,000, plan 399, oh. Yes. As, ang 24 hours. Yun yung 12,500. 12.5. Mm. Sobrang ano lang. Magkakadikit lang actually. So lahat yung gagawin? Sa gagawin mo? 24 lahat. Hours. Sa yung lahat? Yung 3 hours? Yung, kung bagay yung oras lang naman ng difference. Yeah. Pero and yung then, performance lahat. Oh, naman. Naman. Yes, yes. Ah, okay, meron ka na bang bad experience? Okay. Bad yung, experience. De, oh, bad experience mo na. Sige, sa booking. Ah, sa booking. Yes, meron. Ano naman? Meron ako experience na one time. Pagpasok ko ng hotel room. Oh. Ang bungad agad sa akin ng client ko, ikaw ba yun? Parang iba yung itsura mo sa person. So parang ako na-intimidate agad. Na-conscious ako, bakit mukha ba akong haggard or what? Parang ganun. So nadala ko siya all throughout the service. Hindi ako makapag-perform ng maayos. Kasi parang, parang kinestiyon niya yung ano ko, appearance. Sabi, ikaw ba yun? Parang iba. Tapos medyo ano, parang nagpakita talaga siya ng ay. Yes. And alam mo, also, may ganong experience. Direct may naalala akong ganyan. It happens, yes, it happens. Ano na, sorry? Meron ding times na parang, yung syempre, ikaw yung binayaran eh. Oh. So parang, hihiga lang siya, sige, anuhin mo ako, pasayahin mo ako, gano'n. So parang, sinusulit niya na ikaw lang yung umano, kumilos all throughout. I mean, gets ko naman eh, yung point na gano'n, kasi inerka. Pero parang, ano lang, nagiging, ano siya sa akin, na parang masyado kang inaalipin, yung parang gano'n. Ay, dapat ilagay mo na dun sa package yon. Oo, oh, gano'n. Bawal mag-comment. Charot ako. Hindi, okay lang naman. Bawal ka mo mag-ano. Good critic naman siya sa hindi ako alipin. Ano, no alipin mood. Parang gano'n. Yung iba kasi medyo maano, parang ang mindset nila is binayaran kita, so pagsilbihan mo. Parang gano'n. Yun kasi talaga, ano, yan ang parang risk pag booking. So, baga may iba-ibang personalidad. Tapos may mga ganyan talaga na para binayaran kita, subservisyon mo ako, yes, ganyan. Yes. Kaya naging strict din ako sa clients ko late. Parang hindi na, dati kasi okay lang ako ng go ng go eh. So, nung dumating na sa point na okay, nakikita ko na yung parang work ko, hindi na ako lahat na for everyone, parang gano'n. Namimili na rin ako ng ay, dahil mayaman ka na naman. So, okay na yun. Number 10 ka na nga sa JFF. So, ngayon baka pwede ka na maglibre. Nabibigay ka ba ng libreng serbisyo? Serbisyong totoo. Halimbawa, may nagustuhan ka, hinari ka, tapos pagdating mo doon, ikaw naman ang nagulat. Ikaw ba yan? Huwag mo na ako i-pay. O, ganyan. Hindi pa siya nangyari. Ay, hindi pa nangyari. Pero, they have to pay full before the ang 50-50. 50, yes. Parang hosting gig, 50% before the event, yes. And then the another 50% on the event itself. Yes. Dapat, ganun siya. Kasi yung ibang client is, sila pa yung nag-scam. Ang ginagawa nila, sinasabihan na kami ang scam, pero sila talaga, ang hindi nagawa. May mga ugali naman din. Yes. Meron ng artista. So far, wala. Okay. Kung may artista na gusto mong serbisyohan, sino? Pwede ba yung sabihin? Ganun mo na lang, i-bibleep namin. Sino? Pwede ba? Oo, ganun. Pero takpan yung bibig mo para hindi. Sino? Sino? yan ang gusto. Alam mo, crush ko din yan. Oh. Type ko din yan. Pero mabait yan. Mm. Yung artist. Bakit naman siya ang naisip mo, yung artista na yan? Crush ko na siya dati. Oo. Tsaka mabait yan. Tsaka ang bukang mabango. Actually, mabango siya. Okay, pero wala pang artista. Vloggers. Vloggers? Yep. Kinala ko. Na YouTuber siya. Ano no? YouTuber. Okay. Pwede ba sabihin? Hinired ka niya. O gusto mayroon siyang tao na nag... Ano yun? O sino yung iganon mo ulit? Okay lang, i-brief naman nila para lang hindi ma-lip read. Iganon mo, sino? Sa? Iganon mo, iganon mo yung bibig mo. Sino, lakas mo na. Okay lang, ilakas. Lakas mo, lakas mo. Hindi ko marinig. Si Maki. Clooney?
Kilala mo yun? Hindi eh. Isa sa... kilala niyo yung nyowa. So, sasabihin ba yun? Hindi, ibiblik naman yun. Ah, okay. Ano siya? Ano, pogi ba yan? Ano? So, oh, may tsura siya eh. Tapos bading siya sa yung online? Yung mga nag-ano siya, nag-ano ng mga baby boys so, sa YouTube. Okay, so natuloy yan? Yes, yes. So merong agent, merong middleman? Nag-communicate. Anong in-avail niya? 3 hours, 12 hours, 24 hours? Wala siyang hours na in-avail. Basta in-avail, binigyan niya lang ako. Ng Andalou? No, yes. Okay. Okay. Sa collaboration, sino naman yung gusto mong makakollab na hindi mo pa nakakokollab? Si Willer, saka si Amadeo. Yeah. Never mo pa silang kinausap? Nakausap ko na si Amadeo, pero... Ayaw na naman, eh. You're not my type. Hindi. Puro, ayan yung sinasabi kong indirect rejection. Puro set. Anong message mo sa kanya? Kausapin mo siya. Hello? Malay ko naman nanonood siya tapos na-realize na, wait lang. Sige na nga, i-collab ko na nga ito. Mabait yun siya, mabait siya. Pero yun nga, siguro baka busy lang. Hindi ko sabi. Baka naman. Sino yan? Si Amadeo. Amadeo. Crush ko yan. Ah? Crush ko yan. Yeah. Yung isa naman, si Wheeler. Na-message medyo mo na din. Medyo mailap din siya sa'yo. Message mo din. Yes, na-message ko na siya. Hindi, kausapin mo siya ngayon. Baka hi, nanonood. Wheeler. Baka rin may middleman na magsabi sa kanya, uy, napanood ko si ex-breeder sa WTFU. I-message mo siya. Kausapin. Hello, Wheeler. Ayan. Baka naman. Kolab. Nung bata ka ba, naisip mo yan na gusto mo maging porn star? Hindi. Kasi mga ganyan eh. Hindi ko rin na-imagine na papasukin ko tong industry. At walang, kumbaga, wala nag-invite sa'yo, di ba? Yung parang inaral mo lang o nakita mo lang online, ganyan. Pero walang yung, tara dito, sama ka sa akin, may ganun ba? Wala naman. Wala, di ba? Base sa kwento mo, na-bored ka lang ng pandemya, tapos nakita mo yung mga videos. Siguro. Monay Pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, sorry. Ikaw pa ba? O, alisin mo na yung sando mo sando. At yung pants mo. Alisin mo na rin yung shoes. Ang ganda na shoes! Na-invest? Oo, ang ganda na shoes mo! Partner! Uy, maraming salamat thank naman! You, dahil dyan, i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ayun guys, so if you want to subscribe sa aking Telegram channel, I have basic and premium Telegram channels. So, ayun, message me on Twitter at Xbreeder Manila. And syempre, available din for my international fans ang aking Just For Fans website at justforfans.com/Xbreeder Manila. Dahil dyan, maraming salamat naman sa iyo, Xbreeder. Thank you, Ed. At maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Foo. Magandon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at gwafu. WTFU!